Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay wala tayong binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility na maaari po na makaapekto dito sa ating bansa for the next 3 to 5 days. Storm free po tayo hanggang po sa susunod na 5 o 7 araw. Base po yan sa pinapakita ng forecast model na ating ginagamit at ito naman po pinapakita hanggang po sa susunod na 2 linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, amihan pa rin po ang patuloy na umiiral dito po sa northern part ng Northern Luzon. At easterlies naman ang patuloy po na nakakaapekto sa eastern section po ng ating bansa. At mayroon po tayong shear line dyan po sa silangang bahagi ng Cagayan at saka po yung ITCZ ay bumaba na po ngayon. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot po ng iba't ibang weather system na patuloy po na umiiral dito sa ating bansa ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagpulog at pagkidlat dito po sa lalong-lalo na po dito sa northern part ng Northern Luzon mula po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi po ng Calabar Zone, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, at maging po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Soxorgen, at Sulu Archipelago. At naman pong mga baybayin, dulot po ng shear line at saka po ng amihan, ay medyo may kataasan po ang mga alon sa baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands, at maging po sa baybayin ng Cagayan na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang kumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw nito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!